Ah, magandang araw po sa lahat. Narito po tayo ngayon sa ating daily devotions na mapagpalain ng bawat isa sa ating lahat at gabayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Anong makikita na aral natin dito sa Amos chapter 1 verses 1 to 15? Meron akong i-share sa inyo na apat na pointers. Una, ipinapakita dito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bansa. Ibig sabihin, may authority ang Diyos, ang kanyang salita ay makapangyarihan. Pangalawa, ipinapaalam ng Diyos ang kanyang plano. O bago siya magbigay ng judgment, ipinapaalam muna ng Diyos ang mga plano sa kanyang mga propeta. Sa panahong ito, ipinaalam niya ito kay Amos. Pangatlo, ang Diyos ang nakakita sa lahat. So, nakikita ng Diyos ang lahat ng pagkakasala ng tao, mga bansa, ang mga social injustice na nabanggit dito ng mga bansa, na hindi na nakikita ng Diyos ang pag-ibig sa pag-ibig para sa kapwa. Yun. Pangapat, ang Diyos ay nagpaparusa sa lahat ng mabansa sapagkat ang Diyos ay sovereign Lord, sovereign God. He has the authority to judge the nations. So, sa panahon natin ngayon, ano ang lesson dito? Sapagkat ibinigay na sa atin yung ni Jesus ang kanyang mga salita. Mabasa din natin yung mga gawa ng mga apostol at mga sulat ng mga apostol. So, tumalima tayo, sumunod tayo sa salita ng Diyos, maging blessed. Paano ba yon na hindi tayo i-judge sa kasama ang ginagawa natin? Ibig sabihin, lumayo sa pagkakasala sapagkat, you know, gina-judge ng Diyos yung mga patuloy na nagkakasala na makita natin dito sa Amos chapter 1, 1 to 15. Kaya, ipanatalihin natin yung justice, yung pag-ibig sa kapwa, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa lahat, nakita man o hindi, sa lahat ng bagay. Kung ang Diyos yung nagpaparusa sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga tao, ang Diyos din ay nagpapala. Siya din ang Diyos na nagpapawala sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga tao. Kaya, paano tayo pagpalain ng Diyos? Sumunod at huwag na magpatuloy sa pagkasala at tumalima sa kanyang mga salita. Surrender to God. Yan po ay yung revelation ngayong araw. Nawa ay may sa enting devotion sharing ko ay may natutunan ng bawat isa sa atin. At mag-pray muna po tayo saglit. Panginoon Diyos, salamat sa inyong mga salita at sa revelation ngayong araw. Naway maging kabutihan ito sa aming puso at may isa pang buhay namin na maging mabuti kami sa aming kapwa. Na wag namin pahirapan o gawa ng masama ang lahat ng aming mga kakilala o mga tao. Ang iyong salita ay magturo sa amin kung paano kami mamuhay sa bawat araw. Sapagkat kung ikaw ang Diyos na nagpaparusa, ikaw din po ang Diyos na nagbe-bless sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao. Patuloy ka na maghari sa aming buhay at maghari ang iyong banal na Espiritu. Patuloy kami gabayan at turuan. Napakabuti mo, O Diyos. Ito po ang aming samit dalangin. Maghari ka. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless us all po. And thank you po sa lahat.